pinapigilang umiti ni Isabella nang marinig ang pangakong sinabi ng lalaking nasa likuran niya. Ikaw ang nagsabi nun? Nang sumunod na araw, pumunta si Rosita sa opisina at nagdaan ang mga empleyado nagkukwentuhan sa front desk. Sobrang sweet nila Mr. McBride at Miss Taylor simula nung ma-register sila. Dati nalilihim pa nila yon pero ngayon hindi na nila tinatago. Wala na silang dapat itago dahil kasal na sila ngayon. Talagang inaalagaan siya ni Mr. McBride. Masaya kung sinusuportahan ko silang dalawa. Huminto si Rosita sa paglalakad habang nagiinit ang kanyang ulo. Nawalan na si Rosita ng konta kay Amor noong nakarang araw kaya sa tingin niya ay pumalpak na ito. Buti na lang, hindi niya ginamit ang sarili niyang phone para tumawag kay Amor. Kahit naimbestigahan niya ni Almaro, hindi niya malalaman na si Rosita yon. Bumukas ang pinto ng elevator at nakita niyang lumabas si Isabella. Nakahawak sa kamay ni Almaro. Talagang hindi na sila nagtatago tulad ng pinag-uusapan ng mga babae kanina. Nang makita ni Isabella sa Rosita, binaling niya ang kanyang tingin at niyakap pa ang kamay ni Almaro at ngumiti. Honey, gusto ko mag-date tayo ngayon. Naningkit ang amber eyes ni Almaro nang marinig niyang tinawag siyang honey bigla ni Isabella at nalaman din niya ng pagbabago na yon ay dahil kay Rosita. Ha? Mapangangkin ang maganda niyang asawa. Tumingin siya kay Isabella. Saan mo gustong pumunta? Tinaas ni Isabella ang kanyang kilay. Sa exciting na lugar. Hindi maitago ang nanlalamig na mata ni Rosita nang makita niya sila Almaro at Isabella na sobrang magkadikit at hindi man lang iniisip ang mga tao na nasa paligid nila. Seryosong ekspresyon niya nang lumakad siya papunta sa kanila. Tiningnan niya si Isabella. May meeting si Almaro mamayang hapon. Dapat alalahanin mong trabaho mo. Talaga? Tumingin si Isabella kay Almaro. Hindi ba't sabi mo wala kang gagawin at sasamahan mo ko? Tumango si Almaro. Oo. Tinikom ni Rosita ang kanyang labit sinabi. Almaro, pero yung meeting mamayang hapon. Miss Jeronimo, ikaw ang special assistant ni Maro. At si Maro may-ari ng Black Gold. Hindi ba pwedeng ikaw na lang bahala sa meeting dahil ikaw naman ang special assistant? Nginitian siya ni Isabella. Hinawakan ni Rosita ang kamao niya. Nung si Sam ang nasa posisyon mo, marami siyang ginawa para kay Maro. Naintindihan ko kung gaano ito kahirap kay Maro may love. Pero sa tinagal-tagal, hindi ba siya pwedeng mag-day off? At saka dapat hindi mo siya tinatawag sa pangalan niya. Baka isipin pa ng mga tao na may relasyon kayo ng asawa ko. Sinadyang gawin ni Isabella yun dahil pag naririnig niya si Rosita na tinatawag siyang Almaro, naiinis siya. Mukhang nagalit si Rosita pero sumagot siya. Ginagawa ko na to simula pa nung bata pa kami. Nasanay na ako. Pues, baguhin mo. Hindi na single si Maro at asawa niya na ako. Ayoko naririnig kang tinatawag mo siyang ganun. Tinaas ni Isabella ang kilay niya. Kahit na alam na niyang nagagalit na niya si Rosita, dati pa'y wala naman siyang pakialam tungkol dito, pero iba na ngayon. Almaro, hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Huwag mo na akong tawagin gamit yan. Pinatigil ni Almaro si Rosita na hindi man lang iniisip ang nararamdaman niya at nakayakap ang mga kamay niya kay Isabella nang umalis sila. Napahinto kaagad si Rosita at kinagat ang kanyang mga labi. Balang araw, pagsisisihan din ni Isabella to. Sa underground parking lot, nang pumasok na si Isabella sa kotse, hinila siya ni Almaro. Pinasandal siya sa tapat ng kotse at pinisil ang baba ni Isabella. Gumalaw ang pilik mata ni Isabella at sinabing, Almaro, anong ginagawa mo? Hindi ba kaninang saya mo tinawag mo pa akong honey at my love? Bakit nagbago ka na ngayon, ha? Hindi siya masaya. Nautal na sagot ni Isabella. Binibwisit ko lang siya kasi pinagnanasaan niyang asawa ko. Pinagnanasaan ng asawa niya? Sobrang saya ni Almaro sa sagot niya. Hinawakan niyang bewang ni Isabella. Lumapit siya at ngumiti. Anong klaseng excitement bang sinasabi mo? Nanginginig si Isabella at binaba ang kamay niya. Almaro, huwag ka nang gumawa ng kahit ano dito. Hindi ganitong excitement ang ibig kong sabihin. Itong nakakatakot na lalaking ito, hindi ba siya kinakabahan na baka maapektuhan ang kalusugan niya kung lagi niya itong iniisip? Ngumiti si Almaro pero wala siyang sinabi. Ang sabi mo'y sasamahan mo ko buong araw, kaya dapat pumayag ka sa kahit anong gusto kong gawin. Tama ba? Nakasimangot si Isabella. Tumaas ang kilay ni Almaro. Sabihin mo sa akin kung anong nasa isip mo. Parang masaya siyang malaman kung anong gusto ni Isabella ang mangyari.
Ngumiti si Isabella at sinabing, lahat, manood ng movie at mag-shopping, parang normal na couple. Nang makita ang mukha ni Almarong nagulat, hinawakan ni Isabella ang kamay nito at mapang-asar na sinabing, gusto ko lang maranasan ng romantic shopping kasamang boyfriend ko. Napahinto si Almaro. Hindi pa niya nararanasan manood ng movie o kahit mag-shopping dahil hindi rin naman niya kailangan. Pero dahil sa paglalambing ng babaeng ito, hindi siya makatanggi. Dumating si Isabel at Almaro sa sinihan. Na makitang magandang couple, sila kagad ang naging pinaka-focus. Tumingin si Isabella kay Almaro at sinabing, kukuha ako ng tiket. Hintayin mo ako dito. At doon naglakad siya papunta sa mga machine. Maraming babae ang lumagpas pero hindi maalis ang tingin nila kay Almaro. Nakita mo yung lalaking yun? Ang gwapo niya? Wala siyang kasama. Gustong bang kausapin siya tapos kunin mo yung number? Ilang babae ang nagtutulakan at masayang naglakad pupunta kay Almaro. Hello, pwede ba namin makuha ang number mo please? Tumingin si Almaro sa mga babae. May naalala siya at ngumiti, tinikom niya ang kanyang labi. Sinabi niya sa walang emosyong tono, sorry, kasal na ako. Napatigil ang mga babae sa nakakasilaw niyang ngiti. Sayang naman at may asawa na siya. Sinong maswerteng babaeng yun? Honey! Isang maganda't klaseng babae ang dumating at hinawakan ang kamay niya. Tumingin si Isabella sa mga babae. Ngumiti at sinabing, sorry, hindi may bibigay ng asawa kong number niya. Ayos lang. Awkward na ngumiti ang mga babae. Hinila ni Isabella si Almaro paalis. Nakaramdam ng konting inis. Malibang nilabas ko siya? Naaakit niya mga babae kaagad. Napatikom ang labi ni Almaro nang nakitang nagselos ang mga babae. Sa McBride Mansion. Ano? Lumabas si Almaro imbis na magtrabaho? Upo si Teofilo sa couch. Dahan-dahan pinupunasan ng koleksyon niyang China. Napakulot noo siya nang marinig ang report ni Rosita. Yumuko si Rosita. Lolo, sa tingin ko po hindi ako magaling na assistant. Pinapahirapan ka ba ni Almaro? Alam ni Teofilo na hindi masaya si Almaro na pinalit niya si Rosita sa pwesto ni Sam. Nakakagulat naman na tratuhin siya nito ng maayos. Umiling si Rosita. Hindi, hindi ko lang kayang kumbinsihin siyang unahin ang trabaho. Tinaas ni Rosita ang tingin niya at sinabing, alam naman ni Miss Taylor na may meeting sa hapon si Almaro, pero pinilit pa rin niyang umalis sila. Hindi na siya nakikinig kahit anong subok ko. Iniisip ni Almaro na mali lahat ng ginagawa ko. Kapag nagpatuloy to, baka umalis na sa kumpanya si Almaro. Tumalim ang mga mata ni Rosita na huminto sa pagpapalish si Teofilo. Nagpakita ng pahiwatig ang mga mata ni Rosita na lamig na makitang napatigil sa pagpapakintab ng koleksyon si Teofilo. Sa simula pa lang, hindi na nagusto ni Teofilo si Isabella at ang sinabi pa ni Rosita ay talaga nagpapakitang si Isabella ang dahilan kaya pinapabayaan ni Almaro ang negosyo. Paano magiging parte ng McBride ang tusong babaeng tulad niya? Hindi niya inaasahan na hindi nagpakita ng kahit anong galit si Teofilo. Inabot niya ang China kay Mr. Robinson at sinabing, Rosita, kailangan mo intindihin ng CEO ng Black Gold ay si Almaro. Bakit pa niya kailangan si Sam bilang assistant niya kung kailangan din pala niyang gawing mag-isa lahat? Nanigas ng konting ekspresyon ni Rosita at saka kailangan ni Almaro mag-relax? Walang dapat maging problema kung gusto niya mag-day off dahil pinakasalan niya ng babaeng yun. Nagulat si Rosita sa sinabi ni Teofilo. Lolo, hindi ba hindi mo gustong tungkol kay Miss Taylor? Bakit? Napatikam ang labi ni Teofilo. Wala nang kwenta pa kung magpapatuloy pa siya dahil marami na siyang ginawa pero hindi pa rin sila sumuko. Pero si Miss Taylor ay kamag-anak ng mga Delor ha? Nakalimutan niyo na ba? Tama na. Pinahinto siya ni Teofilo. Kinumpirma na ni Isabel ang lugar niya sa akin at dahil pinili kong pagkatiwalaan siya, hindi ko na yun mababawi. Minsan na niyang hindi tinupad ang kanyang salita noong pumayag siyang magpakasal sila kung makakapasa si Isabella sa assessment niya sa troops pero hindi pa rin pumayag si Teofilo dahil nga sa may relasyon siya sa mga Delor ha. Mawawala na siya ng kredibilidad kapag naulit pa yon. Kinagat ni Rosita ang labi niya at wala nang sinabi. Bakit nangyayari to? Kung papayag si Teofilo sa kasal nila, ibig sabihin din ba noon na pumapayag na siyang maging granddaughter-in-law niya sa Isabella? Hindi niya hahayaang mangyari yun. Samantala,
Lumakad si Isabella sa kalsada kasama si Almaro, hawak ang ice cream cone. Lumingon siya para tignan ang lalaking kasama niya ng 2 oras sa pagsishopping at ngumiti. Almaro, ano pakaramdam na mag-shopping kasama isang babae? Ngumiti si Almaro. Wala siyang magawa. Ayos lang. Huminto si Isabella, tumingin sa kanya at tumaas ang kilay. Pagod ka na ba? Naningkit ang mga mata ni Almaro. Bakit? Dapat ba kitang ipunta sa magaling mag-massage? Tinuro ni Isabella ang massage parlor matapos na yung sabihin. Nagdilim ang mukha ni Almaro. Tumawa si Isabella. Nilabas niya ang kanyang braso at binungat siya patagilid. Nagulat si Isabella. Almaro, anong ginagawa mo? Ibaba mo ko. Nakita ni Isabella ang mga tingin sa kanila at nakaramdam ng hiya at galit. Ngumiti si Almaro. Hindi ba sabi mo good massage? Kung pangit ang serbisyo mo, hindi ka makakatulog ngayong gabi. Hindi na nakasagot pa si Isabella. Kinabukasan, masakit ang likod ni Isabella. Nagbibiro lang siya pero muntik na siyang mamatay sa kama. Totoo ba yun? Sobra naman yun. Si Mr. McBride at Miss Taylor ay mag-asawa. Pero narinig ko hindi pumunta sa meeting si Mr. McBride para kay Miss Taylor. Pero sobra naman kung sasabihin sa tusong babaeng si Miss Taylor. Nanginig sa takot ang female staff na makita niya si Isabella pagkatapos niyang magsalita. Miss Taylor, anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Isabella. Malawak ang ngiti, nilunok na 2 babae ang mga salita sa dulo ng mga dila nila habang mababa kasangiya sa kanilang mga mukha. Ayos lang, hindi ako magagalit sa inyo. Gusto ko lang malaman kung sino nagsabi sa inyo niyan. Marahang sabi ni Isabella. Pagkatapos mapagtanto na hindi galit si Isabella sa kanila, isa sa mga female staff members ang nautal na nagsalita. Narinig namin galing sa administrative office sa taas. Sabi-sabi nila, hindi niya raw pinayagang dumalo si Mr. McBride sa meeting kahapon. Naningkit ang mga mata ni Isabella bago niya ulitin ang sinabi ng babae. Galing sa mga taong administrative office, tumango ang female staff member. Meron siya biglang naalala at saka kinakabahang sinabi. Parang may sinabi sa kanila si Miss Ronnie at saka naintindihan kagad ni Isabella ang nangyari. Sige, salamat. Sabi niya, tinanguan at ngintian niya ang female staff member sa administrative office. Ang totoo, sa tingin ko'y walang lalaki makakatanggi kay Miss Taylor. Kung lalaki ako, hindi rin ako pupunta sa meeting. Jeez, sobrang babaw mo. Hindi naman permanenteng ganda. Kahit gaano kagandang isang babae, tatanda pa rin siya. At saka kahit na mahal yung isa't isa ngayon, paano niya mapapanatili yung spark hanggang sa pagtandaan niyo? Tama. Hindi ka pa ba nadadala sa mga kwento ng mga elite families na yan? Nagtipon-tipon sa opisina ang mga staff. Masigla nilang pinag-uusapan ang event kahapon. Pinag-uusapan nilang lahat kasama na si Isabella. Nakatuon ang atensyon nilang lahat sa usapan kaya wala nakapansin sa kanila na nandun na din pala si Isabella. Nang mapansin lang ng isang lalaking staff member si Isabella, ay doon niya kinindatan ng mga babaeng staff members. Nang lumingon sila, namutla ang mga mukha nila sa takot. Ngimitian sila ni Isabella. Nagpalingalinga sa opisina at saka nagtanong. Alam niyo siguro kung nasaan si Miss Jeronimo, tama? Si Miss Jeronimo? Hinahanap niyo ako, Miss Taylor? Lumabas ng opisina si Rosita. Sumamang itsura niya nang makita si Isabella. Habang nakangiti, sinabi ni Isabella, may narinig akong chismis sa opisina ko ngayon. May nagsasabi sa akin na ikaw daw ang nagpapakalat na mga yon. Ano sa tingin mong dapat kong gawin? Naiilang na nagkatinginan ang mga taong nandoon nang malaman nilang narinig na rin ni Isabella ang mga chismis. Humigpit ang pagkakahalukip-kip ni Rosita. Matapang yang hinarap si Isabella at malamig na sinabing, sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi mo yung ginawa, wala ka naman dapat ikatakot. Tama ba, Miss Taylor? Sa pananaw ni Rosita, hindi karapat-dapat si Isabella sa oras ni Almaro. Maganda lang ang mukha nito, kaya hindi maintindihan kung bakit inaaksaya ni Almaro ang mahalaga niyang oras sa mga walang kwentang bagay para kay Isabella. Dahan-dahang lumapit si Isabella kay Rosita. Pagkatapos bago pa makakilos si Rosita, tinaas niyang kamay at sinampal ito sa pisngi. Natigilan ang mga tao sa opisina kasama na si Rosita. Hindi siya kaagad nakagalaw hanggang sa naramdaman niya ang pagkalat ng sakit sa kanyang pisngi. Matalim niyang tinignan si Isabella at nangingit-ngit na sinabing,
ang lakas ng loob mong sampalin ako? Isang ngisi ang bumukadkad sa mukha ni Isabella habang sinasabi niya, naalala ko sinabi ko na din to kay Loriana noon. Dapat parusahan ng mga taong hindi alam kung kailan dapat itikom ang bibig nila. Nakita ni Isabella ang konting pagbabago sa mga mata ni Rosita nang banggiting niya si Loriana. Gayunpaman, pinilit ni Rosita ang pakalmahin ang sarili dahil ayaw niyang merong mapansin sa kanyang iba. Isabella, nasa Black Gold tayo. Kapag merong nangyari sa akin dito, hindi ka ba nag-aalala na? Anong dapat kong alalahanin? Pinutol ni Isabella ang sinasabi ni Rosita. Nilingon niya ang mga nakatulalang tao sa paligid nila at saka tinuloy ang sinasabi. Nakita nilang lahat ang ginawa ko. Sa tingin mo ba'y matatakot ako sa mga chismis? Ang dahilan kung bakit kita sinampal ay para bigyan ka ng paalala. Isa ka ng sekretary habang si Almaro ang CEO. Huwag kang humingi ng tulong sa kanya sa bawat problemang meron ka at huwag mong ipagawa sa kanya yun ng mag-isa. Kung kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa, ano pang silbi mo bilang sekretary niya? Inaasahan mo bang aalagaan kanya pagkatapos kanyang bayaran para gawin ang trabaho mo? Pagkatapos niyang sabihin yon, tumawa siya at ninagdag. Ngayon nakakita nila ako kung bakit sobrang pinagkakatiwalaan ni Almaro si Sam. Ikaw! Mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Rosita habang nakatitig kay Isabella. Sobrang pula ng mga mata niya sa galit. Natahimik ang lahat ng tao sa opisina. Totoo naman talaga, si Sam ang siyang nag-aayos ng karamihan ng gawain sa kumpanya at maraming ang pinagkatiwala ang trabaho sa kanya si Almaro. Pero pagkatapos malipat ni Sam sa ibang posisyon at pinalitan siya ni Rosita bilang sekretary ni Almaro, hindi nila alam kung bakit mas naging busy si Almaro. Si Almaro ang employer nila, ibig sabihin ay binayaran sila para maging workers. Kapag hindi makaka-attend si Almaro sa isang meeting, kailangan tumayo ni Rosita bilang host sa meeting bilang sekretary ni Almaro. Ngayon lang nila napagtanto na binola sila ni Rosita, napagtanto din nila na hindi basta-basta si Isabella. Nakahinga sila ng maluwag dahil hindi silang nasaktan ni Isabella. Habang nakangiti pa rin, sinabi ni Isabella, Miss Jeronimo, kung sa tingin mo hindi mo kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, baka pwede nating ipalit si Sam sa'yo, lalo na't mas may silbi siya kaysa sa'yo. At hindi niya kailangan si Almaro na boss niya, nagagawin ang lahat para sa kanya. Mapangpanggap, yun ang salitang sumagi sa isipan ng lahat. Samantala, dumating naman si Almaro sa administrative office. Napakunutang noon niya nang makita ang grupo ng mga tao sa opisina niya. At doon niya nakita si Isabella nakatayo sa harapan ni Rosita. Ano problema? Umalis kagad ang staff nung dumating si Almaro. Nagliwanag ang mga mata ni Rosita nang makita si Almaro. Kinagat niya labit ng paawang sinabi. Almaro, sinampal ko siya. Tumalikod si Isabella at sinabi yon para siyang martir sa kanyang itsura. Nagulat ang lahat sa kung gaano kabilis nagbago ang attitude ni Isabella. Inunat ni Isabella ang malambot niyang palad sa harapan ni Almaro. Hinawakan yun ni Almaro at sinimulan itong masahihin habang mahinang nagtanong. Masakit ba? Mapaglarong tumaas ang kilay ni Isabella at sinabing, Well, hindi na yan sasakit kung tutulungan mo ko. Tumaas ang tingin ni Almaro, papunta sa mga mata ni Isabella at saka ngumisi. Sure, gagawin ko mamaya pagka-uwi natin. Muling natulala ang mga tao sa paligid. Nang paalis na si Almaro kasama ni Isabella, nainis na sinabi ni Rosita. Almaro, akong sinampal niya sa mukha ng walang dahilan. Tumigil sa paglalakad si Almaro. Tumalikot siya at manamig na tinignan si Rosita. Dapat lang yan sa'yo. Kahit ako gusto rin kitang sampalin sa mukha. Natulala si Rosita. Nagliwanag ang mga mata ng tao na maintindihan na rin nilang nangyayari. Parang may gusto si Rosita kay Almaro, pero ayaw na ayaw naman sa kanya ng huli. Napuno ng galit at puot si Rosita habang pinapanood ang pag-alis ni Almaro kasama ni Isabella. Hindi pa siya kailanman napapahiya ng ganito sa harapan ng mga tao. Noon ay nirerespeto siya ng mga tao sa night banquet dahil nagtatrabaho siya mismo kay Teofilo. Hindi niya akalaing ipapahiya siya ni Almaro sa harapan ng lahat para kay Isabella. Hindi ba sila best friends simula pagkabata? Mas tumatalim ang kanyang tingin. Samantala, sa opisina ni Almaro, pinaupo ni Almaro si Isabella sa kanyang desk at saka ito niyakap. Hindi ka ba natatakot na sabihin niya sa lolo kung sinampal mo siya? Suminghal si Isabella at sinabing,
Tapos na, nagawa ko na. Kung gusto niya magsumbong sa lolo mo, wala akong magagawa. Napailing na lang si Almaro at matamis na ngumiti habang pinagmamasdan ng matapang na babae sa harapan niya. Meron ako isang pinagtataka, Almaro, para magkasundo naman si Rosita at Loriana, pero hindi niya na binanggit si Loriana simula nang mamatay siya. Habang nagsasalita siya, pinagmasdan niya ang magandang amber eyes ni Almaro at dinagdag. Nang binanggit ko si Loriana kanina, kakaiba yung reaksyon niya. Bahagyang kumunot ang noon ni Almaro. So? Hawak ang kanyang kamay, mahinang sinabi ni Isabella. Kung si Florante ang dahilan kung bakit ako pinagtirya ni Loriana sa camp, paano mo nalaman ang tungkol sa amin ni Florante kung wala ka doon? Nakatikom ang mga labi ni Almaro. Si Rosita nga nagpakita sa kanya ng litratong yun. Si Loriana ang kumuha ng litratong yun? Tanong niya sa sarili. Almaro, tawag ni Isabella. Hinila niya ito mula sa malalim nitong iniisip. Ano? Ano nangyari? Tanong niya. Direkta niya itong tinitigan sa mga mata dahil nagulat siya nang madistract ito. Meron siyang naisip at nakasimangot na sinabing, wala ka namang inutusan para palihim akong bantayan. Meron ba? Hinaplos ni Almaro pisngin ni Isabella at sumagot. Sinasabi sa akin ni na Chelsea at Lucas sa mga nangyayari sa'yo sa camp. Pero si Rosita nagsabi sa akin na tungkol sa inyo ni Florante. Rosita? Bumaba ang tingin ni Isabella. Ibig sabihin ay si Loriana ang spy ni Rosita sa training camp. Napagtanto na ni Isabella kung bakit sinuot ni Rosita ang singsing at hinanap siya. Balak pala ni Rosita na gumawa ng lamat sa relasyon nila, Isabella at Almaro, dahil sa may nangyari sa pagitan nila ni Florante. Wala naman sigurong kinalaman sa kanyang pagkamatay ni Loriana. Hindi ba? Kahit na walang ebidensya si Isabella, kung isipin ang pagiging malapit ni Rosita kay Loriana, nakapagtataka talagang hindi na nito binanggit pa si Loriana pagkatapos nitong mamatay. Para bang wala lang sa kanya? Dagdag pa doon, naghinala na siya na kung hindi si Loriana ang nagpakawala ng Pete Byford sa training camp, siguradong ginawa ni isang taong gustong ipasa ang sisi kay Loriana. Pero ang tanging tao nakakaalam na hindi nila magandang relasyon ni Loriana at ang tao rin na gustong gusto siyang mamatay sa mga kamay ni Loriana ay si... Walang malalim na galit sa kanya mga kaibigan yun ni Loriana, kaya wala silang dahilan para patayin siya. Kung namatay si Isabella, hindi lang mababali ng tao yun ang sisi sa kaalitan niya, pero mayroon din itong makukuhang benepisyo sa pagkamatay niya. Sino naman ang pinakamatutuwa sa pagkamatay niya? Bukod sa babaeng porsigido silang paghihiwalayin ni Almaro, wala nang may isip pang iba si Isabella. Pinagmasdan ni Almaro si Isabella at sinabing, hindi mo naman pinaghihinalaan si Rosita, ano? Alam kong hindi dapat at maling paghinalaan ko siya ng walang ebidensya, sabi ni Isabella bago huminto. Pero hindi ko mapigilan. Napakaraming tanong sa pagkamatay ni Loriana at pagkatapos kong pagtagpi-tagpiin ang ilang bagay, mahirap na hindi siya paghinalaan. Totoo. Kahit na hinala ang pagkamatay ni Loriana, lalo na't namatay siya sa isang off-limits training camp. Kung nasa loob ng training camp ang murderer, ibig sabihin ay pamilyar ito sa training camp na kaya nitong maglabas-pasok ng camp na walang problema. Hindi ba't isa si Rosita sa mga members ng training camp? Binaba ni Almaro tingin at sinabing, siya man yun o hindi. Hindi pa niya nilalantad ang sarili niya kaya wala tayong magagawa. At saka malaki ang tiwala sa kanya ng lolo ko. Miyembro din siya ng mga Hieronimo at mabuting tao ang mga Hieronimo sa mga McBride. Yumuko si Isabella at tinakpan ang bugso ng mga emosyon sa kanyang mga mata. Tama si Almaro. Kahit na si Rosita ang salarin, walang gagawin si Teofilo sa kanya dahil sa relasyon ng mga McBride at Hieronimo. Pero may isang bagay na baka merong kinalaman sa kanya. Hindi yun alam ni Isabella. Ano yun? Si Rosita ang nagsusul sa lolo ko na makita ka ng araw na yon. Sa tingin ko'y siniraan kanya kay lolo, sabi ni Almaro habang nakayuko. At saka inatake ang tatay mo pagkaalis ng lolo ko at umamin si Amor na babaeng nag-utos sa kanya noon. Pagkatapos barilin ni Almaro si Amor sa mga braso at paa, inamin niyang lahat para lang hindi siya ipadala sa probinsya. Madilim ang ekspresyon ni Isabella. Noong araw na yun, sinabi sa kanya ni Amor na siya ang gumawa ng lahat pero hindi niya akalain na meron palang tao sa likod nito. Ibig sabihin, ang babaeng yun. Bella, wala ka nang dapat pang alalahanin. Meron akong plano, hinaplos ni Almarong mukha ni Isabella. Napatunayan ang tamang hinala niya dahil sa mga inamin ni Amor. Nalaman kaagad ng lolo niyang relasyon ni Isabella
at pamilya de Lorja pagka-uwi niya galing ng training camp. Ginawa nilang lahat ng tatay niya ang lahat para isekreto yon. Kahit si Sandro at iba pa'y walang alam tungkol doon. Bukod kay Amor ang nagpanggap na apo ng mga de Lorja, nang may isip yun itinignan siya ni Almaro at sinabing, "Simula bukas, makakasama mo si Chelsea. Pwede ka magpatulong sa kanya sa kahit na anong bagay. Ligtas naman ang mga bata sa tatay at lolo ko. Ikaw lang ang tanging taong inaalala ko." Bumugso ang init sa puso ni Isabella. Nakikita niyang tunay na nag-aalala si Almaro para sa kanya. Hinawakan niyang kamao nito at nilapat ito sa kanyang muka. Nagulat naman si Almaro na siyang kinatawa niya. "Basta kasama kita, hindi ako natatakot." Kinagabihan sa Royal Academy of Music, dalang maliit niyang backpack, lumabas si Theodore sa main entrance ng academy. Dalawang bodyguard na parang mga foreigners ang lumabas isang luxury car at tumayo sa harapan niya. "Are you Theodore Taylor?" Tanong ng isa, English ang gamit itong lingwahe. Tumangon naman si Theodore bilang sagot. Yumuko ang bodyguard at sumenyas. "Our master wishes to see you." Nang lumabas si Peter sa academy at sumakay sa kanyang kotse, nakita niya si Theodore na pinapasakay ng isang itim na kotse ng dalawang foreigners. Nagulat siya. Hindi ba't hindi naman niya nang ginagamit na sasakyan ng mga McBride para sundin si Theodore? Posible bang? Merong sumagi sa isipan ni Peter. Mabilis niyang inikot ang manibela at sinundan ng kotse. Bumaba na si Isabel at Almaro sa underground parking lot na makarating sila sa tapat ng kanilang sasakyan. Nakatanggap si Isabella ng message galing sa isang unknown number. "Anong problema?" tanong ni Almaro dahil biglang namutla ang mukha ni Isabella. "Merong kumuha kay Theodore." Inutusan ni Almaro si Lucas na itrack si Theodore gamit ang tracking device sa loob ng kotse. Hindi nagtagal, nalaman nilang nasa Siberian Palace Hotel ito. Nagmamadali siya nagpunta sa Siberian Palace Hotel. Pagkahinto ng sasakyan nila sa labas ng entrance, hinawakan ni Isabella si Almaro at sinabing, "Maghintay ka dito sa kotse. Ako lang gusto nilang pumasok. Huwag kang mag-alala sa akin. Trust me, okay?" Sandali siyang tinitigan ni Almaro bago sumagot. "Tawagan mo lang ako kapag mayroong mangyari. Dito lang ako." Hinalikan siya ni Isabella sa pisngi. Tumalikod na siya at lumabas ng kotse. Iniwan niya ang tulalang si Almaro. Hinawakan niyang kanyang mukha. Dinadamdam ang init na iniwan ni Isabella sa kanya saka siya umiling. Pero, base sa reaksyon ni Isabella, parang alam niya na kung sinong kumuha kay Theodore. Sa restaurant na Siberian Palace Hotel, nakaupo si Theodore at katabi niya si Peter. Nagtataka niya itong tinitingnan. Alam niyang istriktong tao si Peter sa academy, pero parang natatakot ito sa matandang nasa harapan nila. "Anong problema? Hindi ba masarap ang pagkain?" tanong ni Gonzalvo habang tinitingnan ng dalawang tao sa harapan niyang tumatangging kumain. Kinuha niya ang tinidor at ngumiti. "Hindi ko alam kung anong gusto niyo, kaya nagkusa na ako mag-order ng pagkain." Sumimangot si Theodore at nagtanong, "Bakit niyo ako dinala dito? Kilala ko ba kayo?" Hindi niya kilala kung sinong matandang lalaki sa harapan niya, at ang payo ng nanay niya sa kanya ay huwag siyang tatanggap ng pagkain sa hindi niya kakilala. Matalim na tinignan ni Gonzalvo si Theodore at suminghal, pero hindi niya sinagot ang tanong nito. Bagkus, tinignan niya si Peter at sinabing, "Hindi mo na ba ako kailangan batiin? Nasaan ang manners mo?" Umiikot ang mata ni Peter at saka bumati. "Lolo," nagulat si Theodore. "Lolo siya ni Mr. Lugario? Anak ng pinsan mong batang ito?" Malamig na tanong ni Gonzalvo. Huminga ng malalim si Peter at nagtanong, "Lolo, ano kailangan niyo sa bata?" Suminghal si Gonzalvo at sinabing, "Bakit hindi ko siya pwedeng hanapin? Ako ang great-grandfather niya." Umigting ang panga ni Peter at hindi nagsalita. Kahit na sinabi ng nanay niya sa kanyang lolo na nahanap na nilang anak ng tiyahin niya. Lahat ng yun ay nung akalang nila si Amor ang anak na yon. Pero nalaman din nila ng anak ng tiyahin niya ay si Isabella. Pero kasal na ito kay Almaro. At saka hindi niya alam kung paano nalaman ng lolo niya na anak ni Isabella si Theodore. Kumurap si Theodore at nagtanong, "Great-grandfather ko kayo?" Tinignan siya ni Gonzalvo at sumagot, "Ako ang lolo ng nanay mo, kaya syempre, ako ang great-grandfather mo." Kumulot ang noo ni Theodore at sinabing, "Pero wala sinabi sa amin si ma'am tungkol sa inyo." "Pasensya na ma'am, book ng restaurant ngayon, hindi kayo pwedeng umalis ka sa daan ko." Tinulak ni Isabella ang waiter, nag-aalala siya kay Theodore, kaya wala na siyang pakialam sa paligid niya. Nang lalapitan na siya ng mga bodyguards ni Gonzalvo, nakita siya ni Theodore at tumayo ito. "Mami!"
Nang makita ni Isabella ang kasama ni Theodore si Peter at wala namang masamang nangyari sa bata, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos, lumingon siya sa lalaking nakaupo sa harapan ng dalawa. Nagigting ang kanyang panga. Ma'am, umalis na po kayo. Lumapit ang isang waiter at sinubukan siyang paalisin. Nagsalita si Gonsalvo at sinabing, hayaan niyo na, kakilala ko siya. Papasukin niyo siya. Gulat na nagkatinginan ang dalawang waiter bago umalis. Alam na ni Isabella kung sino siya simula nang matanggap niya ang text message. Marahan siyang lumapit at nagtanong, kayo si Sir Gonsalvo? Humarap si Gonsalvo kay Isabella at gumisi. May hawi ka sa anak ko si Rebecca? Dahil nandito ka na rin, bakit hindi mo kami sa bayang kumain? Yumuko si Isabella at sumagot, hindi na kailangan, nandito lang ako para sunduin ang anak ko. Kinakabahan tinignan ni Peter si Gonsalvo, walang expression sa mukha nito. Kinuha nitong wine glass sa harapan niya at sinabing, nag-aalala ka na meron akong gawin sa batang ito, tama ba? Ano man ang mangyayari, lolo mo ako, hindi mo yung mababago. Wala akong intensyong husgahan ka sa pagpili mo sa mga McBride, lalo na't hindi madaling marisolba ang alitan sa pagitan ng mga McBride at mga Delorha. Sadyang hindi ko lang akalain na pakakasalan ng anak na Rebecca ang apo ni Teofilo. Maituturing ba itong kabayaran sa mga McBride? Nagbago ang tensyon sa paligid matapos ang sinabi ni Gonsalvo. Kabayaran? Sa opinion niya, kabayaran ito? Ang nakaraan ay nakaraan na. Ano man ang nangyari sa mga McBride at mga Delorha ay walang kinalaman sa mga batang henerasyon. Kalmado sagot ni Isabella. Suminghal si Gonsalvo at sinabing, ang mga McBride ay mga salot na dumudungi sa royal family. Kahit na kaming nasa mali, ibig sabihin ba'y tama ng mga McBride? Paano naman ang mga taong namatay sa mga kamay ni Patricia McBride? Sinasabi mo bang dapat lang sa kanila yon? Walang sinagot si Isabella hanggang buto ang galit ni Gonsalvo sa mga McBride at alam ni Isabella yon. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit hindi nito mabitawan ang galit na yon kahit na maraming taon ang lumipas. Huminga siya ng malalim at kalmadong sinabi, pasensya na kung hindi ko naintindihan ang nararamdaman ninyo. Ang alam ko lang, mabuti sa akin mga McBride at inaalagaan ako mabuti ni Almaro. Sir Gonsalvo, isa man sa mga Delorhang nanay ko, pinanganak akong Taylor, wala akong alam sa nakaraan, ni wala akong alam tungkol sa nanay ko. Nung nalaman ng mga McBride na anak yung nanay ko, tinanggap nila ako ng walang pag-aalinlangan, kaya ako ang daughter-in-law ng mga McBride. Tumawa si Gonsalvo at sinabing, ang bilis mo namang magdesisyon. Paano ka nakakasiguradong hindi ka lang ginagamit ng mga McBride? Ano ang gagawin ni Isabella ngayong lumitaw na ang lolo niya, nakaaway ng lolo ni Almaro? Ano ang gagawin ni Almaro at Isabella para mapatunayang si Rosita ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan sa kanila? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.